time check. Then 41. Wala pa rin si Weng Weng, mga kalapatid. Pero kahit ganun, tuloy pa rin yung ating ano, karera, dahil meron pa tayong James, pa tayong James Red. So tuloy pa rin yung kondisyon ng James Red. Tuloy pa rin siyempre. Kagabi nakita ko yung ano, yung result, naglabas ng result ng Of Color. Talo akong nang hinaya. Sakit sa dandari. Talos di ako makatulog, kakaisip kay Weng Weng kagabi. Dapat ang 24 si Weng Weng sa Of Color, sa standing ng Of Color. Pan 24. Umuwi sana. Lumaykan ka. Tapos si James Red, nilabas na rin yung ano, yung speed niya. 1082 yung naging speed. So kasali din siya sa Of Color. Siguro pang ano siya. Pang 80. Yan. Kaya tuloy yung laban natin kay James Red. Laban, 1.6 eh. So, ayun mga kalapatid. So, meron tayong gagawin ngayon kay James Red. Kasi wala na nga si Weng Weng at wala na kapare si James Red ngayon. Ngayong araw mga kalapatid, say, samahan nyo kami, paparisan natin si James Red ng bago. Tara! So, ito mga kalapatid, meron tayong isang ibon dito na napili na ipaparis natin kay James Red. Ito yung ano, young bird to ng South. So, ito yung paris na hen. Yung naka-gearlate natin. So, tatry natin kay James Red to. Itong ibon na to, anak to ni James Red, yung naka-gearlate. So, bibigay lang natin to para may ano, motivation siyang sa pag-uwi. Dahil kung ganun lang, wala siya, baka hindi umuwi eh. Hindi talaga uwi yan. Kailangan lagyan talaga siya ng motivation para isipin niya yung ano niya, yung kaparis. Ano? Baka pwede natin binigyan ng kaparis eh, sabihin niya wala naman si Weng Weng. Wala siyang kaparis. Ito. Meron siyang bagong kaparis para meron siyang motivation sa pag-uwi. Ito, dati na niya itong kaparis bago pa si Weng Weng, mga karapatids. So, ayun, inagaw ni Weng Weng eh. Hindi, tatry natin ulit ngayon. Eto, baka sakali na magparis din sila agad dahil kaparis nga niya dati kung si, ano, anak niya. Alright, ayun si James Red. Ay, binigo ka. Ito ka. Bibigyan ka namin kaparis. Eto, kahapon, maghapon na umuungol mga kalapatid. Hinihintay niya si Weng Weng, grabe. Kawawang ibon. So, ayan, binigyan na namin kaparis. Tignan natin kung magpaparis na yung dalawa na ito. Dito tayo, para hindi sila magkabtala. Gagawin natin silang widow wood ngayon. Ayan, bumaba si James Red. Oh. Binarako na ito. Hinahabol. Paris na paris yung hen. Ah. Hinahabol ni James Red. Yumuyo ko. Magpaparis to, ano kaya? Magpaparis yan. Paris na yung hen na yun eh. Matapang mo naman si James Red. Inbreed. Alright. Widow wood. So, ayun, binalak na namin na parisan ng iba si James Red mga kalapatid. Dahil nga, ilang araw na lang loading na ng third lap natin ng 2 giga raw. Hindi ko pwedeng walang motivation. Derby pa naman. Malayo pa. 3 days na lang loading niya. 3 days na lang. As yung, tapos yung lap na yun, napakahirap pa uwian yung 2 giga raw. Hindi namin alam kung bakit mahirap. Kaya ito, pagbubutihan natin si James Red ngayon. May laban-laban pa. Oo, may laban-laban pa ito, maganda pa. Kahit nabutas siya ng first lap. Top color lang. Top color, may laban pa siya. Tapos sa may extra super set, 1 point na. So live pa tayo dyan. Sana mag-block hanggang dulo. Mapadulo lang natin to, masaya na mga kalapatids. Alright mga kalapatids, ayan na, nagpaparis na. Himuyo ko na yung babae guys. Alright, hindi tayo nahirapan magparis kay James Red. Paris na yan at nagyuyo ko na sila. Ilang araw din kasing walang kasama si James Red dyan mga kalapatids.
So kaya sabik sa ano ka pare. May nagsabi nga mga kalapatins na noong Sunday daw ay smash race, kaya pala nahirapan si Weng Weng, hindi nakauwi. Pero maaraw naman dito sa atin. Oh, sa gawing ano daw, gawing norte, doon daw nagsisimula ng umulan nung Sunday. Kaya siguro hindi nakauwi si Weng Weng kasi hirap sa smash talaga yun. Si James Red naman magaling sa smash yan, nakita niyo naman, kaagad niya dumating. Muntik pang manalo. The place. Sayang kasi ito, nagbutas ng first lap, pero kung hindi mga kapatids eh, maganda rin yung standing niya ngayon. Pwede yung anak niya oh, kamukha niya. Red check. Batawi yan sa third lap. Saan ako, bumawi. Ginawa natin. Oh, huwag mo awa yan, asawa mo yan. Nadalawa lang kayo dyan. Ah, okay. Ganyan lang talaga yan. Mamaya eh. Lambing lang ng pagmamahal niya yan. Ano ka sundan? Paris na siguro. Kaya. Ano ba ba? Paris na paris na. Paris na paris yung babae. Nanlalapad yan. Eh. Oh. Kinis. Ito yung kinondisyon natin guys. Na ilang linggo, 2 weeks ano. Pagkagamot sa kanila, yan ang kinis na mga kinis. Wala pang recovery yan na gamot. Katatapos lang kahapon ng medication nila. Yan o, kinis. Mukhang maganda yung kondisyon natin sa sapa. Ngayon lang tayo nakapag-condition ng ganyan. Why? Na young bird. Yung dati lang. Ano lang eh, purga lang, tama na. Purga, pero ngayon ang ginawa namin, purga, lashing, meron pang salmastat, antibiotic, lahat na. Pinumpleto natin yung condition ng pansout natin, gaya nung kinis, ang ganda. Healthy ibon. Ganun din naman si James Red, maganda yun, makinis din siya. Magpo sana. So, time check mga kalapatin. 1:16 in the afternoon. So, ayun. Oo naman. So, ayun mga kalapatin. Parang ayaw ni James Red yung nilagay nating hinton. May nakita kami ngayon na gusto ni James Red mga kalapatin. Na naglalapad talaga sa kanya. Ano ko yan? Kanina ko pa nakikita yun. Nung umaga pa lang. Ay, naglalapad. Ito yung galing kay Boss Alex. Kaya pala ito, napakalaking hin na to. Kasi black checkered din yan eh. Oo, oh, black checkered si Miss Weng Weng. Ito ang gusto niya, no? Pero ayaw niya, binubugbog niya. Ginagarotin niya. So, testingin natin yung naging ibon na ito. Mamaris pa rin yan. Ibon na ito. Ayun, tingnan niyo ha. Ayun o, naglapad. Nagkasura siya. Huwag muna natin sila. Ay, paris to kuya. Sabi sa'yo eh. Black checkered ang gusto niya, no? Black checkered niya, kasi black checkered. Kaya palis niya yung ano. Anak niya. Ayaw niya sa inbreed. Sabi niya, anak, itabi mo. Ako na. Kaya, matatapos ko naman. Hindi pwede yan. Ayun, ganado siya sa black checkered, yun ha. Hindi kami mo nalang papunta rin. Ganado si ano sa black checkered, dahil niya ng mga pinatunda eh. Ayan, sa wakas, nahanapan na natin ng chicks si James Red. Ano na siyang gaganap na ulit eh. Ito, basal to ah. Basal, ikaw makakabasal yan. Bilgit na yan ah. Ang bilis magbukul ni James Red ano? Oo nga, ilang araw lang eh. Oh, meron na siya ulit chicks. Bilgit pa. Oy, nalangkat sa ituloga. Tiga rito, ay ka. Ay, sa ituloga. So, ayan, meron na ka pare si James Red. Ito pala ang gusto niya.
si Alexa. Si Alexa guys, galing kay Kuya Alex. Babae pala yan eh, kala namin barako yan. Alexa na lang sulata. Alexa? Okay, Lexi. Si Lexi, yeah! Lexi. Lexi, hi. Lexi, ikaw si Lexi. Pag Lexi, parang lalaki eh. Lexi na lang. Ayun oh, inamigaya na si Jameson eh, no? Akala niya si ano to, kasi backtakered. So, tignan. Gawin niya natin. Nag-aaya na sa pugaran si James Reed. Kaparis din ba na to? Tagal na yan. Tagal na magkaparis yan. Mapapasa na ako na lang talaga sa mga labate. Ano na lang, ang bilis na magkaparis. Tagal nga natin. Alright! Pala kayong dalawa, yes! Sir, bilis, motivation! Ito lang gagawin niyo mga kapatid sa pag-derby lang. Kailangan talaga ng motivation ng ipon. Depende, ano, depende pala. Depende sa sitwasyon. Depende, depende. Kung gusto niyo nang bumili si ipon niyo, yan, gawin niyo. Hindi, meron din, marami kasi nag-derby na sikat, yung iba hindi talaga pinaparisa. Oo, yun yung kasi ayaw nilang, paniniwala nila. Ayaw nilang nakakapangasawa yung magpapabawas ng nila kasi. Ayaw din nila nung ano, yung barako ay mainitlog yung kaparis. Kasi daw, magagatas yung barako. Kaya pag nangitlog, tinatanggal din agad. So, ganun din gagawin natin na. Saka hindi pa naman mahihirapan. Oo, mahihirapan si James Red pa bugan ito kasi basal ito yung young bird. Matatapos na yung derby, hindi pa mahihirapan. Ang gagawin natin na matapos na eh, pag-iwanin na natin sila. Kasi ililipad naman natin ito sa sawi. So ngayon mga kalapatids, ganito nga yung ginagawa namin kapag sa third lap na ng derby. So kailangan merong kaparis yung ibon. Katulad nga nung ginawa namin kay Bruno noon. Kung natatanda nyo, nilipad namin si Bruno sa sawi. Binigyan namin siya ng kaparis para meron dagdag motivation yung ibon. So mas ginadong umuwi yung ibon. Oo kasi umano na talaga natin, subok na natin yung na yun. Iba pag may asawa yung mga kalapati eh. Pag may kaparis. Ganado sila umuwi talaga, diba? Ba, ikaw nga naman bigyan ng asawa. Sigurado ako, fourth lap, habol na ito. Umuwi siya ng third lap. Sigurado ako, pag naka-uwi yan ng tubig karaw eh, easy na lang yung sana nga. Last two lap na yun. Sana nga. Sana nga. Kapitan tayo ng tiyamba. Lakas na ito, pamadala. Yes, sir. Sir, ganyan lang mga kalapatids. Paparisan lang natin yung mga pan-derby. Yun na, dagdag motivation ng ipon. Sana gumana sa darating na linggo. Loading na Friday. Ilang araw na lang. Hintay na wala pa si Wing. Sayang talaga, sayang. Pero paano tayo doon? Kamusta tayo kay James Red? Kamusta kay James Red? Dahil maganda naman nililipad niya. Mga nagpapa-shoutout sa atin. So ayan, shoutout natin si mga kalapatids natin. Shoutout kay Greg Villanueva. Shoutout kay MR Dulof TV. Shoutout kay Sir Cesar Ibaristo and Leonardo Pascual Jr. Siyempre shoutout din kay Tatay R415. Yan, miss na miss ka na namin, Tay. And so, yun lang mga kalapatids. Maraming salamat ulit sa pagsama sa amin ngayon araw. And God bless sa ating lahat. Ingat sa bagyo. Peace out.